Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanauli mo sa dati at mapapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipinahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Isa sa magagandang alaala ng aking paghubog sa seminaryo noong ako ay nag-aral, yung tinatawag nilang community life o brotherhood, na ito ay panawagan na sa pamumuhay sa seminaryo bilang isang komunidad, ang pangarap sana ng mga pari ay mabuhay bilang iisang komunidad at may iisang layunin at iisang pagsamba. Pero ang katotohanan ito ay hindi madali. Hindi madali sapagkat merong isinasaalang-alang na ng bawat tao ay may kanya-kanyang ugali. Ikalawa, ng bawat tao ay nagkakamali. Nalala ko nga sabi ng aming tagahubog sa seminaryo na mahirap ito sapagkat habang pinipilit mo intindihin yung sarili mong ugali, ay kasabay pa ng pag-unawa mo sa mga kasamahan mo sa pag-unawa sa kanilang pagkatawa at ugali. Kaya hindi madali. At ikalawa nga, yung ang tao ay nagkakamali. At pagdating sa pagkakamali, dito po nagkakaroon ng maraming iba't ibang pagtugon ang bawat tao. At sa araw na ito, sa linggong ito, ika-25 linggo ng sa karaniwang panahon, tinuturo sa atin ang Ebanghelyo kung paano ba ang tamang pagtatama sa mga kapatid nating nagkakamali. Dahil karaniwan, pag may nagkakamali, ang ginagawa ng tao ay pinag-uusapan, minsan pinagtatawanan, minsan pinagpepiestahan. Tuloy yung taong nagkamali ay wala ng pagkakataon para itama yung kanyang sarili. Yung taong nagkakamali ay sa halip na matuto ay lalong nababaon sa kanyang pagkakamali. At magandang tingnan ng tinuturo ng Ebanghelyo sa araw na ito, sabi sa atin, una, kapag may lang kapatid kang nagkamali, kausapin mo ng sarilinan. Personal, puso sa puso, puntahan mo. Kung hindi nakinig, sabi, magsama ka pa ng ibang kasamahan para mas mapaliwanagan siya ng maayos. Kung di pa rin makinig, galing mo na sa simbahan. Ibig sabihin, ang punto sa atin ng Ebanghelyo, kapag may nagkakamaling kapatid, maliban sa iyong pagtatama sa tamang paraan, ay huwag mong susukuan. Dahil ang tao, kapag naramdaman niyang hindi siya sinusukuan, mapapaisip din siya. Kapag hindi siya sinusukuan, alam niyang may taong concerned sa kanya, alam niyang may taong nagmamahal sa kanya. At pagdating sa hindi pagsuko sa mga taong nagkakamali,
meron po akong nalalang isang kwento na nabasa ko lang din naman. Ang sabi nung sa kwentong yon, na minsan, meron daw isang matandang guro na nakaupo sa plaza at payapang nakaupo na pinagmamasdan ang paglubog ng araw. At habang siya ay nakaupo at nagmamasid, nagkataon na may isang lalaki na nagjogging din sa plaza ng iyon. At nung kanyang nakita yung guro na ito at namukahan na ito ay kanyang guro dati, nilapitan niya. At kinamusta niya, sabi niya, "Sir, magandang hapon po." At tumugon yung matandang guro, sabi niya, "Magandang hapon din naman, iho." At buong pagmalaking sinabi ng lalaki na, "Sir, kung ako po'y naalala ninyo, ako po ay isa sa inyong mga estudyante." Sabi naman ng matandang guro, "Ah, ganun ba, iho? Matutuwa naman ako at nakita kita muli. Kamusta ka na ba? Ano ang naging trabaho mo ngayon?" At sabi nung lalaki, "Sir, salamat po sa inyo sapagkat pinili ko rin pong maging isang guro katulad ninyo. Ako po ay nagdesisyon na maging guro sapagkat meron po ako nakitang magandang halimbawa sa inyo na dinala ko habang buhay." Medyo nahihiya yung matandang guro, sabi niya, "Ano ba yung iho? Pwede bang kwento mo sa akin?" Sabi nung lalaki, "Noong kabataan ko po, sir, ako po ay pasaway. Talagang halos sinusukuan ako kahit ng aking pamilya, gayon din ng aking mga guro sa ating paralan. At sa aking pagiging pasaway, halos wala rin ako mga kaibigan. Isang araw, dumating yung aking kaklase at naingit ako sa kanyang relo. Nung nakita ko kanyang relo, sabi ko sa sarili ko, kukunin ko ang relo na yon. At nung nakachem po ako na yung relo ay nilagay niya sa kanyang bag, nag-isip ako ng paraan para kunin yon. Kaya kinuha ko yung relo sa kanyang bag. Pero nung namalayan ng kaklase ko na nawala yung kanyang relo, dali-dali, siya po ay nagsumbong sa inyo at sinabi na nalakawan siya. Kayo naman ang ginawa ninyo, pinatawag niyo yung klase at doon sa loob ng salit aralan, kinausap niyo kami. Nang sabi niya sa amin, ang classmate namin ito ay nawawalan ng relo at bawat isa sa amin ay kailangang kapkapan ng bag para makita. Nung oras na yun, sir, sabi ng lalaki, ako po ay pawis na pawis at nanginginig sapagkat alam kong binang araw na ako ay mapapahiya at mawawalan ng dignidad sa aking mga kaklase. Pero ang ginawa ninyo, sabi niyo sa aking mga kasama, na lahat tayo ipikit ang mata at isa-isa kong kakapin ang inyong bag. At kapag nakuha ko na ang bag, ibibigay ko sa may-ari. At ganun nga ang ginawa ninyo, sir. Lahat kami pinapikit ang mata at kinapkapan nyo. At nung nakita nyo na, ay binigay nyo na rin sa kaklase ko. Sabi nung matanda, nalala ko yung kwento na yon. Nung nawala yung relo at pinapikit ko ang mata ninyo at nakapkap ko ang relo doon sa bag. Pero iho, pasensya ka na, hindi ko maalala na ikaw yon. At nagtataka, sabi nung lalaki, bakit hindi niyo ako naalala, sir? Eh, pagkakatanda ko po, nung nangyari yon, eh, yun na ang katapusan ng aking dignidad. Sabi nung teacher, alam mo, iho, nung pinapikit ko yung mga mata ninyo, pinikit ko rin ang aking mata para hindi ko makita kung sino ang kukuha. At nang sa gayon, kung sino may nagkasala, eh, alam kong makakapagsimula siya muli. At dahil doon, hindi naman kita inuhusgahan. Ramdam-ramdam ng bata, ng lalaki na yon, na siya ay hindi sinukuan. Dahil doon, siya ay nagbago. At mga kapatid, sa linggong ito, dito po ang magandang paalala sa atin ng Ebanghelyo. Sa mga mahal natin sa buhay na nagkakamali, maliban sa
pagtatama natin sa kanila sa tamang paraan, katulad ng sinabi sa Ebanghelyo. Pero dahil paulit-ulit ang pagkakamali, huwag natin silang susukuan. Dahil kung paano hindi tayo sinusukuan ng Diyos, sana gayon din tayo sa ating mga mahal sa buhay. Nagkakamali man, pero huwag susukuan.